ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo at magpuyat. Hindi nga niyo alam kung kailan ang oras. Ipagpalagay natin na nangingibang bayan ang isang tao." Iniiwan niya ang kanyang bahay at ipinagkakatiwala ang lahat sa kanyang mga utusan. May kanya-kanya silang tungkulin at inuutusan niyang magbantay ang bantay pinto. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi niyo alam ang oras ng pagdating ng may-ari, kung hapon o hating gabi o madaling araw, at baka bigla siyang dumating at madatnan kayong natutulog. Kaya sinasabi ko rin sa lahat ang sinasabi kong ito sa inyo, magbantay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Muli nating binubuksan ang kwento ng buhay ni Jesus sa bagong panahon ng Adbiyento, ang panahon ng paghihintay sa pagdating ng Panginoon. Sinisimulan natin ito sa panahong bago pa siya isinilang. Magbabalik tanaw tayo kung paano siya hinihintay ng mga tao sa panahon ng matandang tipan. Naghintay ang mga taga-Israel sa pagliligtas ng Diyos. Buksan mo ang langit at ikay bumaba sa mundong ibabaw at ang mga bundok kapag nakita kay magsisipangatan. Bumalik ang mga taga-Israel sa kanilang bayan pagkatapos silang itapon sa Babilonya. Umaasa silang tutulungan sila ng Diyos, subalit nabagbag ang kanilang loob sa naabutan nila sa Jerusalem. Gumuho at nasira ang buong lungsod. Naghihintay sila ng tulong ng Diyos, subalit tila hindi sila naririnig. Sa panahon ni Jesus, karaniwang itinuturo ng mga guro na nakikisangkot ang Diyos sa kasaysayan ng daigdig sa apat na gabing dakila. Ang unang gabi ay noong likhain ng Diyos ang daigdig. Wala pang araw at bituin noon, kaya't puro lamang gabi bago lumikha ang Diyos ng kaayusan mula sa kaguluhan. Ang ikalawang dakilang gabi ay ang pakikipagtipan ng Diyos sa tao sa pamamagitan ni Abraham. Ang ikatlong gabing dakila ay nang palayain ni Yahweh ang Israel mula sa Ehipto. Sa pag-alaalang yaon ay patuloy nilang gagawin habang panahon. Ang ikaapat ay ang gabing hinihintay pa natin hanggang sa araw na ito. Iyon ang panahon kung saan lalaya ang tao sa lahat ng paghihirap, lalo na ang pang-aapi ng tukso at kasalanan. Ito ang gabing patuloy nating hihintayin. Sa pasimula ng ating pagdiriwang sa panahon ng Adbiyento, sinisindihan natin ang una sa apat na kandila. Ang liwanag ng kandilang ito ay sagisad ng unti-unting pagpapahayag ng Diyos ng kanyang sarili sa tao. Nakilala siya ng mga taga-Israel sa matandang tipan bilang isang Diyos na makapangyarihan at kakaiba sa kanila. Sa bagong tipan, nakikilala natin ang Diyos sa katauhan ni Jesus, isang makapangyarihang Diyos subalit totoong malapit sa atin. Noong unang hintayin ng mga taga-Israel ang Diyos, tila gabi rin noon, pinanawan sila ng pag-asa sapagkat tila hindi sila naririnig ng Diyos. Bumaling sila sa pagbabalik tanaw sa kagandahang loob na ginawa sa kanila ng Diyos sa nakaraan. Ang pag-aalaalang iyon ang nagbibigay sa kanila ng bagong pag-asa at sigla. Hindi sila sumuko at patuloy na umasa. Sa kasalukuyan nating panahon, nakararanas din tayo ng gabi. Marami pa rin kadiliman sa ating paligid. May mga kakilala tayong may sakit na malubha, mga matatandang nangungulila, mga kabataang naghahanap ng kahulugan ng buhay, mga pamilyang nag-aalitan, mga kapuspalad na nagdurusa, mga mahal natin sa buhay na namayapa sa taong ito. Sa pagsisindi natin ng unang kandila ng Adbiyento, alalahanin natin ang kapangyarihan ng Diyos na manlilikha at ang kagandahang loob na ipinadama niya sa atin sa mga nakalipas. Ito ang magbibigay sa atin ng dahilan para patuloy na umasa, magtiwala at manalig sa Diyos. Ang magandang alaala ng katapatan ng Diyos ang siyang magbubunsod sa atin para maging tagapaghatid tayo ng tulong at pag-asa sa mga nadidiliman sa buhay. Kung magkagayon, tunay na mapapawi ang dilim ng gabi at sisikat ang liwanag ng Pasko.
para sa lahat.